Magandang umaga mga kaigan, ang latest sa Bagyong Pablo matapos itong mag-landfall kanina sa Davao Oriental. Iatid sa atin ating resident meteorologist si Ginoong Nathaniel Cruz. Bantani! Salamat Igan. At sa mga kapuso natin sa Visayas at Mindanao na pangunahing apektado nitong Bagyong Pablo, maging handa at alerto po sa malalakas na hangin at ulan na posibleng ninyong maranasan sa inyong lugar. Sa Visayas, nakataas pa rin po ang signal number 3 dyan sa Southern Leyte, Bohol, Negros Oriental, Siquijor at Southern Cebu. Habang sa Mindanao naman, signal number 3 din sa Surigao del Norte, kasama ang Siargao Island, Surigao del Sur, Dinagat Province, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Camiguin, Bukidnon, Davao Oriental, Compostela Valley, North Cotabato, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Davao del Norte kasama po ang Samal Island. Mga kapuso, automatic pong walang pasok ang mga estudyante mula preschool hanggang college sa mga lugar na nakataas ang public storm warning signal number 3. Signal number 2 naman po sa iba pang bahagi ng Cebu, Camotes Island, gayon din ang Iloilo, Guimaras, Capiz, Leyte, Biliran at Negros Occidental. Gayon din po sa Davao del Sur, Sultan Kudarat, Zamboanga, Sibugay at sa Maguindanao. Wala naman pong pasok ang lahat ng eskwelahan dyan mula preschool, elementary hanggang high school. Signal number 1 naman po sa Palawan, Calamian Group of Islands, Tikaw Island at Masbate. Gayon din po sa ilang probinsya sa Visayas kasama na ang Northern, Eastern at Western Samar, Aklan at Antique. Signal number 1 din po sa Basilan, Sarangani at South Cotabato dyan sa Mindanao. Yung pong mga nasa preschool level naman po ang walang pasok sa mga nabanggit na lugar. Taglay po ng Bagyong Pablo, ang lakas pa rin ng hangin na umabot ng 175 km per hour near the center at bugso na 210 km per hour. Kumikilos ito pakanduran sa bilis ng 26 km per hour. At dito sa storm track ng Weather Central, pagkatapos pong tumawid ng Davao Oriental o tumama ng Davao Oriental itong si Pablo, tatawid po yan ng mga probinsya ng Compostela Valley, dyan sa Bukidnon, hanggang dyan po sa may Misamis Oriental at posibleng tumama uli dito sa may Misamis Occidental. Mamayang hapon o mamayang gabi, didiretso ng Sulusi at inaasahan po na bahagyang lalakas ito dahil dito sa pagpunta niya ng, o pagtama niya sa Mindanao, bahagya pong hihina yan. At magtutuloy-tuloy yan, posibleng tumama uli dito sa may Palawan. Bukas na po yan ng umaga, o Webes ng umaga, palabas ng West Philippine Sea. Paalala po naman natin sa mga kapuso nating manging isda at nakatira sa mga lamalapit sa baybaying dagat, lalong-lalo na po dito sa Eastern Visayas at Mindanao, mag-ingat po sa posibleng pagkakaroon ng storm surge dahil sa malakas na hanging dala ng bagyong si Pablo. At huwag na muna rin po kayong pumalaot dito sa Eastern Seaboard ng Visayas at Mindanao. Matataas po ang alon dyan na labis pong mapanganib, lalong-lalo na sa mga maliliit na sasakyang pagdagat. At para sa iba pang impormasyon tungkol sa Bagyong Pablo, bisitahin lang ang website at Facebook page ng GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, servisyong totoo ng GMA News.